Halos isang linggo lang nawawala ang isang Pinay sea woman na nahulog sa dagat mula sa pinagtatrabahuhang barko. Naniniwala ang mga magulang ng sea woman, buhay pa ang kanilang anak. Nakatuto si JP Soriano. Matalino at magaling na seafarer, ganyan ilarawan ang 24 taong gulang na si Jerlene Isakisumbing na graduate ng BD Marine Transportation. Sumampa raw si Jerlene sa barko sa gitna ng pandemya para makatulong sa pamilya. Pero habang naglalayag ang kanilang barko na MV Santa Clara sa bahagi ng dagat malapit sa North Sea coast ng Germany noong February 7, pasado alas 3 ng madaling araw, nahulog mula sa barko si Jerlene. Kwento ng ama ni Jerlene, base sa sinabi sa kanila ng agency ng anak sa Pilipinas, nag-ayo si Jerlene ng gangway o yung makitid na hagdan ng barko. Maalon daw dahil masama ang panahon, pero wala raw suot na life jacket at ibang safety device si Jerlene. Ayun, sa pagpaliwanag nila, humawak daw yung anak ko doon sa lubid o sa kung ano man yon, sa lubid. Kaya namang bumagsak yung gangway, yung hagdan. Kumilapon daw po yung anak ko sa tubig. Tumigaw na may nahulog sa barko. Tapos, nireport agad si kapitan, pinatigil yung makina, tapos naghagis daw ng mga kung anong floating device. Hindi pa nakikita si Jerlene hanggang ngayon. Itinigil daw ang search and rescue matapos ang ilang araw. Sabi raw ng agency ni Jerlene sa kanya mga magulang, limitado ang impormasyong ibinibigay sa kanila ng country representative na may-ari ng barko at employer ng kanilang anak. Ayaw rin daw ipakausap sa kanila ang mga kasama ni Jerlene sa barko. Ang ina ni Jerlene, naniniwalang buhay pa ang kanyang anak. Kaya buhay din namin siya. Kaya yung nangyari nito, hindi ko patanggap. Gusto kong bumalik siyang buhay sa amin. Maawa naman kayo sa anak ko kung makita niyo. Pwede niyo kong tawagan doon sa number ko. Paalam niyo naman sa akin kung saan mo siya naroroon. Ang lakas ng kutob ko, buhay ang anak ko. Kaya maawa kayo, tawagan niyo ako. Baka nagugutom na yung anak ko. May iwasan yung aksidente kung walang kapabayaan. Una, nagyo-duty sila, walang officer. Pangalawa, device sila, walang safety harness or safety belt or life jacket. Tinawagan namin ang country representative ng MV Santa Clara, isang container ship sa Denmark. Ang sabi ng nakausap namin, ibang manager ang haharap sa amin. Pero hindi na rin ito nakipag-ugnayan pa sa amin. Ayon sa pamilya ni Jerlene, nakausap na sila ng OWA at nangakong tutulungan sila. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.